Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na pinagtipon-tipon mo kami sapagkat ang kapangyarihan mo ay mas malakas, mas matata, mas malawak, at mas makapangyarihan kung may nagsasama-sama sa pangalan mo at nasa kalagitnaan ka namin. Ang layunin mo, Panginoon, ay ipasulong namin ang Ebanghelyo, ipasulong namin ang pagliligtas mo at ang iyong pag-ibig. At ngayong gabi, para namin may pasulong, tulungan mo kami mapag-aralan ang lahat ng mga katotohanan mo pag siyang maging patotoo namin, na kami totoong maging mga liham na nasusulat upang ipabasa mo ang aming mga buhay sa tao, na ang mababasa nila ay ang kasaysayan mo, hindi kami, Panginoon. Panginoon, salamat sa kagalakan, salamat po sa katuwaan na pinagsasalusaluhan namin ang maluwalhati mo mga salita. At sa pangalan ni Jesus, amen. Okay, good afternoon mga kapatid. Tandaan mo, when you read the book, ito yung mga tema ng aklat. At ito ay nakita ko sa isang manunulat, pinamagatan niya itong Jesus in the pages of the Bible. Jesus in the pages of the Bible. Bawat page pala ng Biblia, mula Genesis to Revelation, ay tungkol kay Jesus. Makikita mo ang larawan ni Jesus sa bawat aklat na mababasa mo, from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, di ba? 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, bawat book na yan, yung mga book ng mga prophet, Book of Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, iba't ibang mga prophets, Isaiah, Ezekiel, Daniel. Picture pala ni Jesus Christ ang ipinipicture doon. Makikita mo ang kanyang larawan, makikita mo ang kanyang types, ang person niya, kung sino siya, may mga karakter na nakasulat doon. At yung karakter na yun is the type of Jesus. Typology of Jesus Christ. Iba naman yung Christophany, si Jesus mismo yun, na nagpakita sa Jesus noong Old Testament. Nakita na siya sa Old Testament. Ang tawag doon ay Christophany. Okay. Typology ay yung types ni Jesus in a character like Moses. Tipo ni Jesus si Moses. He is a prophet like Moses. So makikita natin yung character ni Moses na yun ay somehow a reflection of the character of Jesus Christ. So, kung ito ating at aking kumuha ng papel at lapis, sulat ninyo para malaman natin kung anong inilalarawan, let's say, Book of Genesis. Anong inilalarawan tungkol kay Jesus? O sige, isa-isa natin. Okay? Ito siya. Sa Genesis, inilalarawan si Jesus Christ na the seed of the woman. Ang binhi ng babae. Genesis chapter 3 verse 15, sinabi ng Panginoon kay Adan, nung magkasala sila, hintayin niyo yung binhi ng babae. Yan ang magpapabalik sa iyo dito sa piling ko. Sapagkat pinilaya sila sa Eden dahil sa kasalanan. At walang kasalanan ang mananahan sa langit, sa paraiso. Wala. Hindi pwedeng pumasok ang kasalanan doon. Kaya kinakailangan ni Jesus na mamatay sa krus upang ang lahat ng sumampalataya makasama. Sumampalataya ng genuine, hindi sumampalataya ng walang kabuluhan, gaya ng sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Amen. Sa pamamagitan ng mga salitang tinanggap ninyo, kayo ligtas na kung tinanggap nyo ng may kabuluhan. Okay? Maliban lang tanggapin mo ng baliwala, head knowledge lang, or lip service lang, hindi counted yun na salvation. So, yan ang kinakala ng mga taong reliyoso, kilala namin si Jesus, pero yung buhay nila hindi nagre-reflect na kilala nga nila si Jesus dahil hindi makita yung character sa kanila eh. No, hindi mo makita yung character ni Jesus sa mga tao eh. May hawak na sigarilyo, pero pinagmamalaki kilala ni si Jesus. May hawak na madyong, may hawak na bote ng alan, may drugs, kasama sa mga krimen, kasama sa mga corruption, kasama sa mga deceptions and lies upang yumaman sa mundong ito. So, ito ang deception na ginawa ni Satanas, like we discussed the other day. Kung ano yung ginawa ni Satanas sa mga tao, na binulag niya ang mata ng mga tao talaga.
para wag sumilang ang liwanag ng katotohanan sa kanilang mga buhay. Pero iba ka, iba tayo. Tayong nabuksan, tayong sumasampalataya, mapalad tayo. Sapagkat kinatok talaga tayo ng Panginoon. At kung matok ang Panginoon, naunawaan natin, kumapit tayo sa Panginoon, huwag na tayong bibitiw. Nasa huling panahon na kasi tayo eh. So sa Book of Genesis, ibinalita siya sa Genesis na siya yung seed of the woman. Ang Messiah ay ipapanganak sa Genesis chapter 3, verse 15. At yun ang hintayin ninyo. Amen. Siya ay magiging descendant ni Abraham sa Genesis. Pinakilala magiging seed na hihintayin ni Abraham. The promise of the seed. Pinangako rin kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. So, mababasa mo ito sa Genesis. Kaya, ito ang emphasis ng Genesis. The coming Messiah. Binhi yun. Na itatanim ng Holy Spirit sa isang birhen. Papanganak siya, tatawagin siyang Emmanuel. God with us. He is a wonderful counselor, Prince of Peace, the mighty God, the mighty Father, Jesus Christ. Okay? So yun, pag nagbabasa ka ng Genesis, ito ang tema noon. Ngayon, kapag dumating ka sa Exodus, pinapakilala siya ng buong Exodus. Kung mababasa mo ang adventure ng mga nation of Israel as they cross the wilderness, the land of Canaan, upang tanggapin nila ang land of promise at kung anong tapakan ng kanila mga paa, kanila yon. Pero ang emphasis ng Exodus is the Passover Lamb, ang Paskwa, ang Lamb of God na inihandog nila dahil dadating ang salot, like the COVID, dadating ang salot sa Israel. Confine yourselves to your homes. Pumili kayo ng lamb. Kumuha kayo ng walang spot, walang blemish na lamb, malusog. Papatayin nyo at yung dugo, ipapahid nyo sa pintuan ng inyong mga bahay. And when I see the blood, I will pass over you. Ito ang tema ng Exodus. Kung paano pinalaya ang people of God from slavery of sin, from the world that was Egypt to them, and from the world that is us today. Napalaya tayo sa salibutan. Kung babasahin mo ang salitang world, sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12, magbago kayo ng pag-iisip. Sabi yan, lumayo kayo sa world, sa salibutan. Ang sabi ni John sa 1 John chapter 1, ang salibutan, pakipag-away sa Diyos yan. Kapag inibig mo ang salibutan, kinapupuotan mo ang Diyos. So, kailan maunawa natin yan? So, ito ang kanyang larawan sa Exodus na yung salibutan ng Egypt noon. Umalis kayo dyan. Yun ang picture ng salvation. Naaalis kayo. Touch not the unclean thing, sabi ng Panginoon. Come out from among them and be ye separate, said the Lord. And I touch not the unclean things and I will accept you to myself. Alright? Sarap na alok ng Panginoon. Ano? Lagi ko na-feel yun eh. Dahil you and I are accepted in the Lord. You and I have been washed by the blood. Ang blood ni Jesus Christ nasa doorpost ng tahanan niya. Nasa puso natin. Meron na tayong dugo sa pintuan. And when I see that blood sa araw na yon, I will pass over you. Death will not touch you. Ang sabi ng Biblia. Even COVID virus, hindi ka hihipuin yan. So that's Exodus, ha? Yun ang tema ng Exodus. When you read the book of Leviticus, ito yung kasunod na aklat, he is pictured, personified, exemplified by the high priest. Amen. Si Jesus Christ, ang high priest of our faith. He is the high priest. Sa Hebrews chapter 5, 6, 7, 8, pinapaliwanag. Once and for all, si Jesus Christ ay naghandog minsan lang para sa kasalanan at tumupo na sa kanan ng Ama. At ang sabi niya, mula doon hinihintay na lamang niya ang kanyang kaaway na tapakan niya ang kanyang paa. Ang laki ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia, yung mga high priest na human being sa lupa
ay hindi pa makaupo-upo yun, hindi matapos-tapos ang paghahandog ng kasalanan, pero siya, minsan lang, inihandog niya ang kanya sarili. At siya mismo ang pumasok sa templo. Hindi gaya ng saserdote, once a year lang pumapasok sa templo, yung human, lalabas uli, ay daladala pa rin yung kanilang kasalanan at hindi ganap, hindi perfect ang law. But the grace of God, perfect ang kapatawaran if you will accept Jesus Christ, perfect siya siyang handog natin. He is now the high priest seated at the right of the head of God. A high priest is a minister who prays for the people. Si Jesus yan, nasa harapan siya na Ama, pinagpre-pray tayo palagi. Hindi prayer, kundi He's speaking in behalf of us. Ang tawag sa kanya ay advocate, attorney, abogado natin siya doon. He is our high priest. Sa Leviticus, pinakilala siyang ganun. So Old Testament pala, andun na siya. At pinapakilala na sa atin. Sa Book of Numbers. So iniisa-isa natin yung book. Ha? Hindi na tayo dispensationalism o panahon. By the book na ito. So ang dami natin natutunan as followers of Christ, disciples of Christ. Sa Numbers, sinawag siyang the cloud and the fire. Diba? Sabi ng Revelation, He's coming in the clouds. He's coming in the clouds with fire. Pag nakita na lahat ng tao, lahat ay makikita ang kanyang kaluwalhatian on that day, the second coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa Numbers, pinakita yun. At kung ating sa susunod na mga panahon, pag-aaralan natin ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ang dami natin papag-aralan. Napakadali na sapagkat may tema na tayo. Alam na natin ang theme. So habang binabasa natin ito, lumalagay sa isipan natin, ay kung buong Bible, yes, the whole Bible is Jesus Christ. John 1:1. For in the beginning was the Word, the whole Bible. And the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word was made flesh. Salita, nagkatawang tao. Sino ba ng katawang tao na matay sa krus? Si Jesus, siya pala yung whole Bible. Sa bawat page sa Bible, si Jesus Christ ang gustong i-reflect, i-exalt natin, i-worship natin, kilalanin natin, alamin natin, pagkain natin. I am the way, the truth, and the life, ang sabi ng Panginoon. So ito tayo, Numbers, siya yung cloud and fire, the coming Savior, as cloud and fire. Talagang alapaap na maliwanag kaysa araw. At may apoy, at sa gitna ng apoy, nagkikidlatan. Ang basahin mo sa Revelation, nakakatuwa ang Revelation, ano? For the believers, tuwa ako, pero pag sa unbeliever, nakakatakot naman yan. Kakakilabot naman yan, yung kuyatang basahin yan. Because they do not know, they are in the dark. They are not children of light, they haven't been enlightened yet. Because Jesus Christ has not dwelt their hearts yet, kaya nakailang tanggapin nila ang Panginoon, di ba? Gawain natin. Kaya ang hirap, ano? Ang hirap ipaliwanag sa mga kaibigan natin. Ang hirap talaga. Minsan umiiyak ako sa prayer ko para sa aking mga kaibigan, mga classmates, na ang hirap kausapin patungkol sa salvation. Dahil sila ay sumamba sa maling Diyos. Ano yun? Ang religion nila. Sinamba na nila talaga yon. Whether or not, mali or tama sila, basta ito na nakakapit na ako dito, na nakataya ang lahat ng puhunan ko, pag tumama ako dito, ang problema hindi tatama eh, really yun eh. Ang problema, talo yun sa huling panahon eh. Makikita mo kung babasahin nila Book of Revelation, hanapin nila ang religion noon, wala. Jesus Christ ang mananatili, and the people with Jesus Christ will live forever. Sana mabuksan nila, no? Sana magpag-pray natin, mga kapatid, ang truth na ito. Okay, so ngayon, ba't punta naman tayo sa Book of Deuteronomy, the fifth book of the Pentateuch. Yun ay five books na sinulat ni Moses. Pentateuch yun, meaning five books. Sa Deuteronomy, pinakilala si Jesus in between the letters of the whole Deuteronomy, the whole law, the prophet like unto Moses. Dito makikita mo, pinakilala sa Deuteronomy na katulad ni Moses, si Jesus na mangunguna sa kanyang bayan para himay-himayin ang kautusan at i-apply sa kanilang mga buhay.
Like Moses, he stood in the midst of the congregation as their first judge, si Moses. Siya ang kanilang high priest noon, the judge, na mayroong may duty to protect the law, to dispense the law, to explain the law, and to judge the people with regards to the law. Kung nagbabiolate sila, sumusunod sila, ito ang duty. He is like unto Moses. That's Jesus Christ. That's the duty of Jesus Christ. Paano? Sabi niya, I will send you the Holy Spirit and He will teach you all things. Not only that, He will judge the world of sin, of righteousness, and of judgment. Ito ay si Jesus Christ. That's what Jesus Christ is doing. He is our Holy Spirit. At ginagawa niya lahat para ituro sa atin. He will remind you all things about me. The Holy Spirit, Jesus said about the Holy Spirit. He will remind me of what I have taught you. Sabi niya, He will be your comforter. He will fill yourself. He will fill you up. Sabi niya ng Panginoon, with the fruits of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, temperance, humbleness. Amen. Itong hinahanap natin para magi tayo mabuting tao, mabuting kapitbahay, mabuting asawa, kapatid, anak. With the Holy Spirit, perfect na perfect ang gift mo kung kay isang anak sa iyong nanay. Gift mo kung kay asawa sa iyong asawa. The best husband ka, the best wife ka, the best child ka. Kapag ikaw ay nakilala mo ang Panginoon Jesus Cristo. Kaya, wow, dinedicate ko ng buhay ko to preach this, to tell this to people, para mag-benefit ang tao. Ngayon pa lamang, mag-benefit ka na. You will experience a little heaven down here. And after this, eternal life, the big country, the big heaven, paradise for us. After this, for eternity. Wow, diba? So pagkatapos nito, ang Book of Joshua, pinakilala siyang the captain. The captain of our soul. The captain of our salvation. He is the captain. Sabi ng Bible, he is the author and finisher of our faith. Diba? Jesus Christ, the author and finisher of our faith. He is the captain of our battles. He is the captain of our soul. Siya ang nangunguna na harapin natin ang lahat, like unto Joshua. So si Joshua ay isang typology ng ating Panginoon Jesus Cristo. Hindi siya Christophany. Christophany, si Jesus mismo yun, nagpakita doon in the form of an angel minsan, the form of another person. Pero si Jesus Christ yun, like the King of Salem. King of Salem, who is Melchizedek, without beginning, without end. Walang hereditary na pinanggalingan, walang walang hanay, linya ng kung saan siya nanggaling. Prince of Peace, Prince of Salem, sino ba yon? Jesus Christ. It's called Christophany. Alright? Sulat mo, Christophany. Tingnan mo sa Biblia. Ang dami natin matututuran. Ano? Okay. Sa Judges, ayun na, the judge and the law giver. Actually, Jesus Christ is the law. Jesus Christ fulfilled the law. He's the author of the law, the beginning with the law, and He nailed it to the cross with Him on the cross sapagkat wala makaka-perform ng law. So Jesus, sasabi niya, if you believe in me, accept me as your Lord and Savior, I will write my laws into your mind and I will imprint it into your hearts. Okay, so narito na. Ano yung law? Minsan, hindi ko alam, pero I know na mali ang ginagawa ko. Pag may ginagawa ko mali, nire-remind ako ng law na nasa puso ko at law na nasa isipan ko. The law of the Spirit. Meron ka niyan. Pero iyong i-empower yan by reading the Word of God. I-empower mo ang life mo by reading the Word of God para masuplayan ang iyong knowledge
of the law by the Holy Spirit. Hindi mo alam ang law, you cannot memorize the law. At hindi mo tanda, pero the Holy Spirit will remind you during a situation. Kapag a situation mo ay alam mo mali, the Holy Spirit tells you from inside your heart, mali yan. That's the law. Okay. Ganon mag-operate ang Holy Spirit sa lahat ng mga tao na sumasampalataya sa Panginoon. So, punta naman tayo sa Book of Ruth. Book of Ruth. Ang Book of Ruth ay may temang The Kingsman Redeemer. The Kingsman Redeemer. Siya ang taga-tubos, siya ang taga-redeem, o taga-bayad ng piyensa ng kanyang kapatid o kanyang kamag-anak. The Kingsman, kamag-anak, no? Si Jesus ay nagbayad ng ating katubusan dahil tayo ay patungo sa kamatayan. Karapat-dapat natanggapin ay death, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero sabi niya, no, pag namatay kayo, hindi na kayo mabubuhay maguli. Ako ang mamamatay para sa inyo. Just accept me by faith. Then, hindi na kayo kailangan mamatay pa. At kapag tayo sumampalataya sa Panginoon, we will never die. Bakit? Tinubos na tayo. Sa aklat ng Ruth, ang Kingsman Redeemer dito si Boaz. At si Ruth, si Ruth ay nabalo. Wala nang magsusuport sa kanila, kundi kingsman nung kanyang asawa, kapatid, pinsan, ay nagkataon si Boaz. Ay merong power to redeem her. Ginawa niya ito. That's the typology of Jesus Christ in the person of Boaz. So ganito nagpipicture ang bawat book ng Bible. The every book of the Bible is picturing, exemplifying the Lord Jesus Christ, ang kanyang ugali, ang kanyang person, ang kanyang mga gawi, ang kanyang law on the situation, yung kanyang mga pamamaraan. Pinapakita na doon. Sa Ruth, he is the Kinsman Redeemer. At in the New Testament, he redeemed the people of the world, for God so loved the world that He gave His only begotten Son to redeem us, to those who will believe. Sabi niya, if you believe in Jesus Christ, you are redeemed. At ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Okay, so pagpunta naman natin sa 1 and 2 Samuel, pinicture siya doon. Ang tema ng 1 and 2 Samuel is Jesus Christ, the prophet of the Lord during that time. Isa siyang prophet, ang nag-personify sa kanya, ang nag-typology sa kanya ay si Samuel. Si Samuel ay sinilang sa isang babaeng baog na igirinat ng Diyos ang isang sanggol, tinawag niya Samuel. In the promise that Samuel will stay in the temple as a servant of God. So, binigay na niya na servant ng Diyos si Samuel, who is like unto Jesus, the servant of all. So, kung mapapasa mo talagang every book in the Bible is the type of Jesus. So, hindi ka maliligaw. Ang tema ninyo, makikilala mo si Jesus between letters, between sentences. Then the Holy Spirit can easily guide you into deeper truths, into all truths. So napakalalim na matututunan mo kapag ito yung nag-guide sa iyo. So I hope you are writing all this. Pagdating naman sa 1 and 2 Kings, he is the reigning king. Pinakilala niya. Although those are human governments, human kings, pero siya ang naglagay noon by the law. Tandaan mo, itong mga kings sa 1 and 2 Kings are kings out of the judges. Nung panahon ni Samuel, ang tao humiling ng isang hari, nainggit sila sa human government. Ang sabi ng Diyos, wala silang utang na loob. Di na ba nila alam lahat ng digmaan nila kung nakikipaglaban?
Lahat ng pagkain, pinakain ko sa wilderness, ako ang nagbigay. Ang tubig doon, ako pa rin. Hindi ko sila iniiwan, hindi ko sila pinababayaan. Gusto nila ng haring katulad nilang taong limited, samantalang ako ay unlimited. Okay, pero paalala mo sa kanila, Samuel, na kapag sila ay nag-appoint ng hari, pagmamalupitan sila niya, kukunin ang kanilang mga anak na babae upang mapangasawa, kukunin ang mga ari-arian nila ng kanilang mga hari. Sinabi ito ni Daniel, ni Samuel sa mga tao, yet ang mga tao, hindi, give us a king, give us a king. So, si Haring Saul, the first king of Israel, ayan, pero lahat sila ay mga imperfect kings. Meron tayong isang hari na very perfect. His name is Jesus Christ, King of Kings. Although, pinapakilala ako pa paano makipagrelasyon ng hari, pagtanggol ang bansa, pagtanggol ang mga tao, i-provide ang tao. Yung karakter na yun, ipinakita ng Panginoon sa 1 and 2 Kings na ito ang karakter ng Panginoon. Na sabi ng Panginoon, ang sabi niya, put your cares upon me for I care for you. Diba? Come unto me, all of you who are tired, who are heavily laden. I'll give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is light and my burden easy. Yan ang paghahari niya. Yung ibang hari, malupit. Siya hindi. So, as you read the 1 and 2 Kings, you will meet Jesus Christ in the persons of those kings. Some are evil, some are righteous, some are outright. Wala ng pag-asa. Amen. Kaya, kinumpare natin ngayon, kukumpare mo ngayon, sino si Jesus? Ang sabi niya, kapag gusto mong mabuhay at naghahanap ka ng buhay, kailangan ibigay mo ang buhay mo para makatanggap ka ng buhay. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay at sa aking ebanghelyo, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Ito ay inaalok ng Panginoon. So, He is the reigning King sa 1 Kings and 2 Kings. Pagdating na sa 1 and 2 Chronicles, He is the glorious temple. He is the glorious temple sa 1 and Chronicles kung saan napunta ang puso ng mga Israelita na ipaggawa ang Diyos ng templo. Ang templo. That New Jerusalem. The temple of God. Lahat ng mga details ng templo. The Ark of the Covenant. The showbread. The seven candlesticks. The incense. Di ba? The tawag dito? Yung veil of the temple. Yung maharang sa holies. The holy place and the holies of holies. Na wala nakakapasok na tao. Yung harang na yon, si Kristo yon. Ark of the Covenant, personification of Christ. Lahat ng utensils doon, all the gold, is the perfectness of a King, Jesus Christ. Kung gusto yung i-detail natin yan, amen, naituro ko na yan kung bakit si Jesus ito, kung bakit si Jesus yung incense, kung bakit si Jesus yung magandang samyo, kung bakit si Jesus yung seven candlesticks, amen, na may branches sa seven churches of Asia. Di ba, nasa Midya, siya kasi yun eh. Siya ang iglesia. Siya yung katawan. Amen. He is the whole temple of God, which He is the head of the body. So, kanya yung body, kanya yung templo. Di ba? So, ito ang buod ng 1 and 2 Chronicles. Sa Book of Ezra, prophets na tayo ha. Book of Prophet, the faithful scribe. Faithful scribe. Ibig sabihin siya ang writer of history. At ang kaibahan ni Jesus Christ sa kay Ezra, si Ezra sinusulat niya kung anong nangyayari sa history. Escriba si Ezra. Si Jesus Christ, isinulat na muna niya ang history bago niya pinabasa sa tao. Nakasulat na ang history ng tao because history is His story. Story ni Jesus Christ ang mundo, ang tao, tayo. Okay? Kaya napakaganda natin maunuan ito sa ating puso kung what our faith is all about. Our faith is in Jesus Christ. Him only we will serve. Amen. Si Jesus Christ, sabi ni Apostle Paul,
Isa lamang ang maalaman, ang gusto ko malaman sa sarili ko. Isa lang. Sino yun? Si Jesus Christ lang. And Him crucified for me. Oh, wow. Dapat ganun ang mentalidad natin. So, bago siya mamatay, ang sabi ni Apostle Paul, isa lang desire ko sa aking puso, that I may know Him. Ibig sabihin niya, completely. That I may know the power, or that I may experience the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Galing, ano? Kaya na, alam natin ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya si Ezra, the faithful scribe, sinusulat niya while history is being unfolded. Jesus Christ, tapos na history. Nasulat niya lahat. Ina-unfold na lang niya sa harapan natin. Okay? Alright. Pagdating naman kay Nehemiah, pinakilala ng Biblia sa Nehemiah na Jesus Christ is the rebuilder of walls. Siya nag-rebuild ng walls that divide us. So ito yung tema sa Biblia kung sino ito. Sa Nehemiah, si Jesus Christ ang subject. For all that matters, bawat book sa Biblia, si Jesus Christ ang subject. So sa Nehemiah, tinawag siyang the rebuilder of walls sapagkat siya ay pinakilala sa person ni Nehemiah na nais niyang may rebuild ang walls of the kingdom, na ito'y picture ng ating church ngayon. Ang church natin ay butas-butas pa, sabog-sabog pa sapagkat hindi pa tayo united as one. Amen. Gusto ni Jesus na i-build, i-repair ang walls. Pero sino mag-repair ang walls? Through our servanthood. Nabigyan natin ng buhay by the preaching of the gospel of Jesus Christ. Maraming bato ang kailangan natin para itayo ang tahanan ng Diyos. Ang sabi ng 1 Peter chapter 1, you are a living stones put up together as a building of God. Ito tayo yung batong pinagpapatong-patong. Like Nehemiah, ang desire ni Jesus Christ is to complete the building of God, the body of believers, the church of Jesus Christ, the bride of Christ na iharap niya sa ating Panginoon. So, doon palang pala sa Old Testament, tinuturuan na tayo. Mauunawa na natin ang all faith is all about is Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Let this sink in sa ating mga puso. Nakarinim natin sa ating mga puso. Magmamadali tayo. At Lord, sabi ko, hindi natin matatapos. Kung saan tayo matapos, doon natin matatapos. Ang pinag-uusapan natin is Jesus in the pages of the Bible. So, pinag-aralan kasi natin yung dispensation, pinag-aralan natin yung prophecies from the book of Daniel hanggang sa last days. Diba? Pinag-aralan natin ang mga paraan ni Satanas para sirain in these dispensations, ang bawat dispensation, gibain, pigilan, ang lineage ng seed of the woman para huwag ipanganak ang Panginoon. Diniscuss natin yan ngayon naman para ma-inspire tayo by book na. Tinuturo ko sa inyo ang mga tema ng aklat. Kung sino yun? Si Jesus Christ yun. At ang mga title ng bawat aklat. Kaya pagdating kay Esther, si Jesus ay ipinicture na isang Mordecai. Si Mordecai, ito yung uncle ni Esther, the Queen Esther. Na ito yung nagmamalasakit sa buong bayan niya. At kung ibibigay niya kanyang buhay, ibibigay niya si Mordecai. The typology of Jesus Christ. Ito yung in-example ang katauhan ni Jesus kay Mordecai. Kaya pag nabasa mo ang romantic story of Esther, isang napakagandang literature pag nabasa mo, wow, ang ganda ng justice, ang ganda ng naging twist ng kasaysayan. May twist ito eh. Ang akala kasi ni nung kaaway ng ni Mordecai Naman. Sorry pag may edad na, alam mo, merong point na yung bigla ko nalilimutan yung pangalan, Haman. Okay. Si Haman ay isang lalaki na mayabang. Ito yung pinaka
Kung sa Aladdin, ito yung high priest nung hari na kalaban ni Aladdin. Napunta tayo kay Aladdin, Bible yung pinapag-usapan natin. Example lamang yun. Okay, si Mordecai ay typology ni Jesus Christ. Siya yung halimbawa. Sa mga kalaban niya si Haman, gusto niyong sirain ang buong katawan ng Diyos. So si Mordecai ang tumayo na protector at pinapunta niya si Esther para makipag-usap-sari. At kaya tinawag ang Esther na sa kasaysayan na ang Panginoon ang ipinipersonify sa katauhan ni Mordecai. So in Esther, Jesus Christ is our Mordecai. Okay? Sa Job, sa book aklat ni Job, pinapakilala siyang the day spring from on high. Bakit? Si Job kasi pinagsaklubahan ng kadiliman sa buhay niya. Namatay ang kanilang lahat ng anak, lahat ng ari-ari niya, nawawala, nakasunog lahat ng mga hayupan niya, ay nawawala in just one day. Bakit? Dahil pinayagan ng Diyos na atakihin siya ni Satanas, huwag lang kukunin ang kanyang buhay, to try his faith. Kaya sabi ni Panginoon, hindi mo kaya yan, si Job. Kaya pinatunayan ni Job na despite the tragedy na dumating sa buhay niya, hindi siya kumalas. Hindi niya, sa Diyos, hindi na bago ang kanyang tiwala sa Panginoon. Sabi niya, ako ay dumating na hubad dito. Uuwi akong hubad. Na ako binigyan ng Diyos ng kayamanan, binigyan ako ng Diyos ng kasagaran. Nagpasalamat ako sa Diyos. Hindi ba dapat na magpasalamat din ako sa Diyos kung kukunin itong muli sa akin? Napakaganda ng kanyang pananampalataya dahil doon dumating sa kanya ang day spring from on high. Sino yun? Si Jesus Christ dumating sa buhay niya. Pag si Jesus Christ ang dumating sa buhay mo, para kang kasariwan ang dumating sa buhay mo. Ang sabi ng Biblia na kapag kaisa kay Kristo, isang panibagong creation. A new creation. For those who believe in Jesus Christ, you will be born anew, born again in the Spirit of God. Lahat ng masama, lahat ng marumi sa iyo, kinalimutan ng Diyos, inalis si Diyos, binigyan ka ng bagong-bago because He is the day spring from on high na ipinapakita ng kasaysayan sa Book of Job. Okay? So, 10 minutes lang tayo, ha? Kung nabuti natin, ha? Meron pa naman tayong Wednesday. Ang daming aklat na ito. Nasa Book of Psalms naman tayo. Sino naman si Jesus sa Book of Psalms? The Lord who is our shepherd. Sa Book of Psalms, pinapakilala sa atin na si Jesus ay isang great shepherd, the faithful shepherd who is willing to give his life for the sheep. And he did so. Namamatay siya sa krus. Proven ang Psalms years before he went to the cross. Sinulat na niya ang aklat ng mga awit na siya yung shepherd na magbibigay ng buhay sa mga tupa, sa mga lamb. Tayo yun. Amen. At binigay niya ang buhay niya sa atin. Yun ay sa Book of Psalms sa mga awit. Kaya ito yung awit ng pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa isang shepherd na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Siya isang shepherd na meron siyang power, dahil siya may rod and staff. Yung kanyang rod ay pangtuwid, pagpapaalala, pagtapik kapag tayo nalilihis ng landas natin. At yung kanyang staff ay pangkalawit. Sa leeg, kapag lumilingon tayo, tumitingin tayo sa ibang minamahal, ibang gusto natin, may nagmamahal sa atin, kung saan ba tayo tumitingin? Diba? Yun ang ating shepherd. Amen. Sa Book of Proverbs and Ecclesiastes, halos mga poetic books ito eh. Poetic book ito. He is the wisdom of God. Proverbs is the book of wisdom. Ecclesiastes is the book of wisdom. Jesus Christ is the wisdom of God na ibigay sa atin. Kaya this is the book of wisdom. Sino yun? Si Jesus Christ nga yun. Jesus Christ was made a wisdom for us from God. Kaya if you lack wisdom, you can ask. Wisdom, it shall be given to you.
Kaya napakagandang malaman natin ang tema ng bawat aklat. So, Proverbs and Ecclesiastes, pag binasa mo yun, wisdom yon. Sa Proverbs, dalawang tao lang kinakausap ng Panginoon. Isang wise, which is full of wisdom of God, and the foolish, walang ka-wisdom-wisdom yon. At sabi ng Biblia, for the wise, correction is a treasure. For the wise, instruction is the way of life. For the wise. At sabi ng Biblia, wisdom is his life. For the fools, they hate wisdom unto destruction. But Jesus Christ is our wisdom. Basahin yung Proverbs, you will be filled with wisdom in your life. Song of Solomon, the romantic book, the love book. Ito yung lover's book. Ito yung book of love. Expression of love. Kaya itong book na ito, tinaguri ang Jesus Christ is our lover and bridegroom. Siya pala yung ating fiancé. Siya pala yung ating magpapakasal sa atin pagdating ng araw. Siya pala magbibigay ng buhay. He is the lover of my soul. He loves my soul so much that he will not keep it. Give it to the enemy. He will keep it to himself. Pinoprotect niya ito. Ingatan ka niya. Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa kanya, he will love you till eternity. Hindi, he will love you to the end. Ang sabi ng mga human, mga tao, pag nagsumpa sa altar, I will love you till the end. O, hanggang kamatayan lang. Eh, Jesus, hindi. Walang kamatayan pag siya na umibig. Hanggang walang katapusan. Wow, ito ang promise niya. So, nabubuksan ang isipan natin. Tayong tao, pag nangako, hanggang katapusan eh. Pag natapos, libre ka na, ganun. Hindi nga matatapos ang eternity with Jesus Christ. So, napakaganda ng kanyang pangako. The Song of Solomon, basahin mo ito. Ito'y salitang paghanga sa kanyang minamahal. Ang kagandahan ng kanyang mukha. Ang kagandahan ng kanyang buong katawan, ang sangkap ng katawan, nilarawan ni Solomon, paano niya minamahal, iniibig, hinahangaan ang kanyang minamahal, na kanyang pakakasalan, si Jesus Christ, the lover of our soul, our bridegroom. Okay? Yung kasunod na aklat, Isaiah, ay nagtuturo sa atin na si Jesus Christ is the suffering servant for us. Our suffering servant, so that we will not suffer. Ayaw niya tayo magdurusa, ayaw na tayo masasaktan. Yan ang may niya, kaya huwag kang matakot sa COVID. Hindi ka, ayaw kanyang masaktan, ayaw kanyang masugatan, ayaw kanyang mahawahan. No, never. Pero nasa sa tao kasi, kaya dinadapuan tayo, nasa sa kapabayaan natin, sa ating neglect, sa ating kulang ng trust kay Lord, sa ating doubts and unbeliefs, nagiging butas yun para mapasok tayo ng kaaway. Kaya nga, binayaran na ito ng kanyang banal na dugo, ng kanyang suffering, napakamahal ang binaya niya for our protection and for our eternal life. Kaya napakaganda ng mabasa natin ng book of Isaiah, pinakilala dyan paano magsasuffer si Christ. Literally, physically, paano siya sinampal, binunit yung mga balbas niya, nilagyan siya ng koron, tinikinampas ang kanyang likod, ipinapako siya. Ang sabi ni Isaiah, ang mukha niya parang hindi na tao pag tiningnan mo. Hindi na tao dahil sa hirap na kanya tinanggap. Napapaluha ka pag iniibig mo ang Panginoon, pag nabasa mo ang description, paano nagdusa ang Panginoon, dahil ako'y makasalanan, dahil ako'y madumi. Dahil ako'y tumatanggi sa kanya, namumungay ako. At ang aking pinaglilingkuran pa, yung pumuksa sa kanya, yung kanyang kaaway, si Satanas. Doon ako, ngayon maunawaan ko ang lahat. Salamat po sa Panginoon. Salamat. Ito lang masasabi ko, wala akong maibabayad eh. Kundi ang aking thankfulness, ang aking worship for all eternity. I will worship Him, I will praise Him with all my soul, with all my heart, and with all my strength. Dahil wala akong kayang ibayad sa buhay na iniligtas niya ang kaluluwa ko. Amen. Ay sabi ng Biblia, walang katumbas ang kaluluwa mo
Kahit mong salibutan, hindi ko ipagpapalit ang kaluluwa mo, sabi ng Panginoon. What shall it profit a man if you win the whole soul, the whole world, and loses your own soul? Ganyan, katumbas yung iyong kaluluwa. Walang katumbas yan sa paningin ng Diyos. Kaya ganyan na tayo, kamahala. Dahil doon, He paid it by His suffering. So in Isaiah, He is the suffering servant. Amen. God bless you all. At tayo manalangin, dakilan Diyos, salamat po sa hapong ito na napag-aralan namin ang mga aklat mo sa Biblia at itutuloy namin ito sa Wednesday at Friday. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakasama, ang lahat na nakinig, ang lahat ang pinagpala mo, Panginoon. Ingatan mo sila sa panahon ito ng quarantine. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Salamat po sa gagawin mo sa pangalan ni Jesus. Amen.